Okay. So, may mga nagtatanong sa akin kung paano daw ba yayain ang isang babae para may mangyari sa inyong dalawa sa kwarto o sa kama o kahit sa ang lupalop ng daigdig pa yan pwede mangyari. May kumbaga, ano yung trick o anong dapat sabihin para magawa mong maipaalam sa babae na gusto mong may mangyari sa inyong dalawa o gusto mong sabihin na nating may gawin siya sa iyong masarap-sarap. Okay. Well, actually, ang sagot dyan ay walang iba kundi ang best na way o best na line na dapat na sinasabi mo sa babae para mapapayag mo ito na may mangyari sa inyo o para maipaalam mo sa kanya na gusto mong may mangyari sa inyo ay yung wala kang sabihin at all. Okay? Yung hindi mo sasabihin ito sa kanya. Okay? Hindi mo kailangan, actually sa to lang, hindi mo kasi kailangan sabihin ito sa babae para lang maiparating o maipaalam sa kanya na gusto mong may mangyari sa inyong dalawa. Dahil ang best way para may mangyari sa inyong dalawa ay hindi naman yung pagpapaalam mo sa kanya gamit ang salita mo, okay, na gusto mo nga may mangyari sa inyo, kundi yung pagpaparamdam mo sa kanya na dapat nang may mangyari sa inyong dalawa. Tandaan nyo, ang babae ay emotional, okay? So, sa moment na yon, since ang attraction ay emotional din at yung mangyari sa inyong dalawa ay may involvement ng pakiramdam, then it makes sense na dapat lang talaga na ang kinukuha mo ay yung emosyon niya kaysa yung sasabihin mo lang sa kanya ito ng direkta ng harapan. Well, actually, may makukuha ka rin namang emosyon pagka dinirekta mo siya na gusto mong may mangyari sa inyo. Okay? Pero yung emosyon na yon ay maaaring hindi yun yung makatulong para may mangyari sa inyong dalawa o mangyari yung gusto mong mangyari sa inyong dalawa. Okay? Matter of fact, kapag dinirekta mo siya o sinabi mo sa kanya na gusto mong may mangyari sa inyong dalawa, okay, at may nararamdaman kang kakaiba ngayon sa mga oras na ito, okay, kumbaga dahil yun dun, okay, then yung pwedeng maramdaman ng babae na pagsasabihan mo nito ay maaring mawirduhan pa nga sa iyo, okay, dahil nihihaya mo siya ng ganun, baka isipin niya pa na emnyak na emnyak ka na, pero may mga times pwede mong gawin yan, lalo na kung patay na patay sa iyo yung babae o gustong gusto ka ng babae o talagang tamang-tama na yung moment, okay, yung let's say, nasa moment kayo na kainitan na ninyo, hawak ng hawak sa iyo yung babae, hipo ng hipo, okay, pakyut ng pakyut, okay, yung tipong talagang gusto nang magpaano sa iyo, okay, yung ganon. Then, maaari siguro, pwede mong kahit paano eh, sabihin yan sa babae, okay, maaari, okay. Pero, hindi pa rin yan yung best way, okay. Actually, ako may mga babae ako na matagal ko nang dinidate na sinasabihan ko ng ganyan, liga dito, subo mo to, okay, liga. Ano tayo? Okay, hindi masabi. Pero hindi naman talaga sobrang direkta, pero ipinapaalam ko na sa kanya ito ng direkta. Hindi katulad noon na nag-uumpisa pa lang kami o nagde-date pa lang kami, never kong ginawa sa kanila yung ganyan o sinabi sa kanila yung ganyan. Dahil tandaan nyo, ang mga babae, ayaw nila na natitingnan sila o nakikita sila ng mga malalandi o mga easy o may kababalaghan na gustong gawin. Okay? Kumbaga, ang imahe na gusto ng mga babae, since yung madlaa o society ang nag-dictate sa kanila nito, okay, ay yung mga pademure, yung mga mahinhin, di ba, yung mga malilinis na anghel, di ba, ganyan ang imahe na gusto nilang magkaroon ang babae, pero hindi ganyan ang babae sa tunay na buhay, okay, kaya nga, sa moment na yayain mo siya o maparamdam mo sa kanya na dapat na may mangyari sa inyo, magwawild pa rin siya, okay, pero hindi tama na yayain mo siya ng direkta dahil nga, para sa kanya, may imahe silang hinahabol na gusto niyang makita mo rin, okay, at mapanatili niya sa sarili niya, at ito yung magpapakipot siya, okay, yung tinatawag natin na naka-guard up, okay, yung sabi nating yung tipong hindi niya gusto na, hindi lang actually pakipot eh, yung imahe ba na na hindi siya ganun, okay, yung hindi siya malandi, hindi siya easy to get, okay, na bumigay lang siya kasi naramdaman na niya, okay, parang di ba, parang hindi niya alam na umpisa pa lang talaga namang pinili ka na niya para may mangyari sa inyong dalawa, okay, dahil alam niyo ito, lagi ko sinasabi sa inyo, maraming lalaki sa paligid ng babae, okay, pero hindi lahat ng lalaki ay hayaan niya na galawin siya, ganun pa rin naman, di ba,
Hindi naman lahat ng babae na nasa paligid mo ay gagalawin mo rin. Kasi meron ka rin mga babae na type mo lang. Okay? So, ganun din yung babae. So, sa umpisa pa lang, nung kinilala mo pa lang siya o niyaya mo pa lang siya lumabas o nung magkasama na kayo, actually, nung nakita ka pa lang niya, alam niya na kaagad kung ikaw ay yung tipo ng lalaki na magpapagalaw siya o hindi. Okay? So, kung kinilala mo siya, niyaya mo siya ng date, tapos sumama siya sa'yo ng date, okay? Then, ibig sabihin doon pa lang, alam mo na kaagad na interesado siya sa iyo. Okay? Attracted siya sa'yo. Dahil di niya gagawin yun o mag-i-invest ng oras sa isang tao na ano, na hindi niya gusto. Parang ikaw, di ba, hindi mo naman gagawin yun para sa isang tao na hindi mo gusto. Hindi bibigay ang pangalan mo, hindi bibigay ang contact info mo kung hindi ka interesado sa kanya. So, ibig sabihin, sa umpisa pa lang, interesado na siya. Okay? Sa umpisa pa lang, may involvement na nung pwedeng mangyari sa inyo sa kama. Okay? So, ibig sabihin, gusto rin niya na mangyari ito. Okay? Kaya nga kadalasan, di ba, mga babae, kapag nagagalaw natin o may nangyayari sa atin dalawa, yung mga ano nila, 'di ba? Pants nila, yung mga suot nila sa pambaba, 'di ba? Madalas magaganda o kaya ahit yung damuhan, 'di ba? Nila kasi nga yung moment na 'yon ay expected din nila o sabihin nating gusto rin talaga nila. Kaya nga ginagawa nila ito. Kumbaga, ready naman sila na may mangyari sa inyong dalawa. O yun nga lang, gusto niya kunin mo ito nang maayos at maramdaman niya ito sa tamang oras para bumigay siya. Okay, kumbaga, para hindi rin mamukhang ano, mukha siyang easy o malandi. Okay, kumbaga, inramdaman ko na eh, saka mga okay ka naman, kaya bumigay ako. Pero sa totoo niyan, umpisa pa lang, alam na niyo yan, umpisa pa lang, gusto na niyang may mangyari din sa inyong dalawa. Kaya nga naman sabi ko sa inyo, gawin niyo lang ng tama yung dapat niyong gawin. Okay, matuto kayo sa female nature at sa game, matuto kang mag-seduce, matuto kang mag number 1 2 3 4 play, okay, matuto kang mag mag-handle ng conversation, okay? Ipasa niyo 'yung mga shit test, okay, gawin niyo 'yung tama sa babae at maniwala kayo sa akin. Kapag nagawa niyo 'yung mga bagay na 'yan, then yeah, makukuha nga ninyo 'yung bagay na gusto niyo sa babae kasi nga gusto rin naman kasi nga nila ito. Okay, medyo nawala ako na yata ng konti doon. But anyway, try niyo lang intindihin 'yung point ko doon, okay? Pero may iniisip kasi ako something na ano eh, na gusto ko rin ituro sa inyo tungkol sa part, tungkol dito sa video na ito. Kailan nyo ako eh, ang knowledge sa utak ko, nagkakarera, nag-iipon eh. Kaya minsan di ko alam kung ano uunahin ko. But anyway, yun nga yung point ko. Okay, so kung gagawin nyo lang yung tama, wala kayong sasabing hindi maganda, maipaparamdam nyo sa kanya yung dapat niyang maramdaman, okay? At tama yung sitwasyon, tapos sabihin nating nagawa mo ng masidus at makiliti itong babae na ito sa utak, sa katawan, at sa, pati na rin sa, ano, sa kanyang kaluluwa, mga sinama na natin yun, di ba? Pero kung magagawa mo na maayos yun, maniwala ka sa akin, since okay naman sa kanya ito, at gusto rin naman niya talaga ito sa umpisa pa, o sa una pa lang, okay? Then, pag nagawa mo yung tama, bibigay at bibigay din naman yan, without you asking her o telling her na gusto mong may mangyari sa inyo. Yung magpapaalam ka pa na gusto mo ipasok yun, di ba? Alam mo, gusto lang, mayroon akong gustong aminin sa'yo. Sa mga moment na to, matigas yung ano ko eh. Pwede ko ba ipasok? O di ba, mukhang gago, di ba? O kaya, alam mo, nangigigil ako sa'yo, gusto ko na ipasok to. Di ganun, okay? Simulan mo yan sa halik, sumunod sa himas, okay? Hawakan yung mga tamang parte, okay? Tapos sa konting sali-salita, magandang musika, okay? Isang romantic na music, dim light, okay? Mabahong kwarto, malambot na kama, at maniwala ko sa akin, mangyayari yung mga bagay na mangyayari o dapat na mangyari sa inyong dalawa without you asking her na may mangyari sa inyo. Kumbaga, hayaan mo lang na mangyari yon. Let it flow. Okay? Let it flow. Kumbaga, pag inumpisahan mo naman ng anuhan yan, halikan, o kaya hawakan, o yakapin, o patabihin sa iyo, pati siya mararamdaman na rin naman na niya yan. Okay? Kumbaga, mangyayari na yan. Hayaan mo yung proseso. Trust the process. Okay? Well, tinuruan ko naman na kayo kung paano i-elevate yan dyan eh. Diba? Kumbaga, paano gagawin na pagka magkasama na kayo, lalo na pag nasa kwarto, kung saan lugar man na ano, natahimik na kayo, okay, ay alam mo na yung mga, ay alam mo na dapat yung mga gagawin mo. Kumbaga yun yung tinuro ko sa inyo, di ba? Sa ilang mga video ko, anong gagawin, anong sasabihin, di ba? Saan hahawakan, ano yung mga i-avoid na sasabihin, di ba? So, yeah, ganun lang yan. Okay, so it's not about you, o hindi yan tungkol sa ano, o hindi mo kailangan, o hindi mo dapat tanungin ang babae, o mag-ask ng permission pa na ipapasok mo yun, di ba? Beta nun, di ba? Beta simp, di ba? Wala kang bayag, hindi ba kayang kunin na lang, papaalam ka pa, di ba? Papaalam mo pa sa kanya na yun yung bagay na gusto mong mangyari, di ba?
kunin mo lang. Hindi mo kailangan ipaalam yun sa kanya kasi gusto rin naman niya at yun ang gusto ng babae, yung mga go-getter. Okay? Pero huwag niyong pupuwersahin. Okay? Huwag niyong pipilitin. Kung sakaling tumanggi, kung sakaling ayaw, tigil lang ng konti, kahit mga 20 to 30 minutes, kwentuhan muna ng ibang mga topic, tas maya-maya attempt ulit. Okay? Ang attempt natin ay hanggang dalawa, tatlo lang. Kapag ayaw talaga, hayaan na natin siya. Okay? Pero hindi ibig sabihin, tatablahin na natin siya. Dahil tandaan nyo, may iba pang mga araw, o ibang mga oras, o sabihin nating sitwasyon na pwedeng maging available siya ulit para sa bagay na ito. So, may tapon yung option mo. Baka sa moment na to, kulang pa talaga attraction, no interest level, o sabihin nating may nasabi kang hindi maganda, kaya namatay yung mood niya, yung vibe niya, di ba, yung romantic vibe niya, okay? Baka ikinuwento mo bigla yung tungkol sa politics o tungkol sa religion, di magkaiba kayo ng belief, di ba? Kaya biglang hindi siya ginanaan, kaya hindi nangyari yung dapat mangyari sa inyo. Pero kung tama ang lahat, maniwala kayo sa akin, mula pananalita, kilos, decision making, lugar, pagkain, kung tama ang lahat, actually kahit hindi nga yung pagkain eh, basta kung tama ang lahat, maniwala kayo sa akin, bibigay yan. Okay, hindi mo kailangan sabihin sa kanya ito, hindi mo kailangan pilitin na gawin niya ito, o sabihin nating hindi mo kailangan utusan itong babae na ito para gawin itong bagay na ito. Okay, kumbaga, chill ka lang. Hayaan mo na mag-mature o mahinog yung ginagawa mo sa kanya. Okay? At kung sakali nga man na hindi siya pumayag sa una, dadating din ang time, kukontak ulit yan kapag tama na yung pakiramdam niya o tama na yung timing. Basta padamihin mo lang yung option mo. Huwag kang magtatapon. Huwag kang mababatter. Not unless bastos na talaga. May ginawa talagang dapat nang itapon. Di, tapon mo na. Pero kung kaya pang ikip, ikip mo lang. Kung tumanggi lang, ikip mo lang. Pang ilan date pa lang naman yan eh. Pero pag umabot na ng mga apat na date, dapat siya na magyaya lumabas sa'yo. Okay? Umabot na ng apat na date. Yung pang-apat na yun, hindi na date yun. Actually, pangatlo nga lang, pwede lang sa bahay na lang. Direkta na kung saan kayo pupunta, hotel o kung sana. Pero kung di pa rin siya sama sa isa bahay o sa hotel, then huwag na lang kayo magkita. Kasi aksena ng oras yun. Kumbaga, after kanya tanggihan nung nakaraan, tapos niyayaya kanya lumabas ngayon, dapat alam niya na yun. Diba? Dapat alam niya na yun yung gusto mangyari. So kung di pa rin siya papayag dun, after nung ginawa niya nung nakaraan, di pa rin siya babawi sa ngayon, then mabuti pang huwag mo na muna tayo magkita. Kumbaga, may kipagkita lang ako sa iyo. Kung gusto mo nang i-elevate yung romantic na relasyon na mayroon tayo. Kumbaga, kung i-elevate natin to sa may mangyayari na sa atin, then maybe, 'di ba, magpakita ako ulit sa iyo. Pero kung gusto mo lang ulit aksayin yung oras ko at magkaroon ng libreng Jollibee, then mas mabuti pa na wag na lang muna tayo magkita sa ngayon. Hindi ako interesado, busy ako. Okay, kumbaga, marami ako other option. So kung gusto mong mag-inarte at gusto mong mag-isip-isip muna bago mo isuko ang tahong o ang bataan, di ba? Then go ahead. Okay, hindi kita pupuwersahin. Matter of fact, pagka ganyan pa yung attitude mo, yung babae lalong tataas yung respeto, attraction at interest level niya sa iyo. Kasi nga, of course, nakikita niya na hindi ka thirsty at masculine na masculine ka pagdating sa pagdadala mo sa sarili mo. Okay, so again, hindi mo kailangan niyayain ng babae para may mangyari sa inyo, iparamdam mo lang sa kanya ito o ilid mo yung emosyon o yung nararamdaman niya o sabihin natin dapat ikaw ang nagko-control ng sitwasyon. Okay, kumbaga, ikaw dapat ang master o leader ng kung anong klaseng nararamdaman, anong klaseng dapat o ano dapat ang mangyari sa inyo. Okay, kumbaga, ikaw ang nagdi-decide anong pagkukwentuhan, dapat ngayon malungkot na tayo, dapat masaya tayo, dapat magtawanan tayo, dapat nilalambing mo ko ngayon. Kumbaga, ikaw dapat ang nagdi-decision nun at hindi mo sasabihin sa kanya yun. Ipapagawa mo sa kanya yun sa pamamagitan ng pag-control ng sitwasyon. Okay, yung pag-control ng sitwasyon. Kung paano mo, hindi mo sabihin sa kanya directly yung sinabi ko kanina, yung kumbaga, iayain mo siyang may mangyari sa inyo. Pero pwede mong sabihin yung ibang mga salita, okay, na makakapagparamdam sa kanya na dapat na may mangyari na sa inyo. Okay, kumbaga, siya mismo yung may gusto. Kumbaga, nag-init na din siya. Okay? So, yeah, katarantaduhan yan, yung pagyayaya ng date. O pagyayaya na may mangyari sa inyo. Gumagawa lang niya yung mga betabil simp, yung mga takot, okay? O yung mga hindi nila alam kung ano yung gagawin nila. Pero yung mga lalaki marunong sa babae, maniwala kayo sa akin. Madalas nga, wala nang sali-salita yan. Maniwala kayo. Wala nang sali-salita yan. Gagawin lang ng mga lalaki na yan kung anong dapat gawin, kung anong nararamdaman lang dapat gawin, okay? Yung step by step, okay, mula doon sa paghalik, paghawak, actually, mag-umpisa yan sa salita, okay, o sa ilaw, o sa, ano nga, sa ambience, di ba, yung music, yung pagkain, yung ano, di ba? Mag-umpisa yan dyan, okay, tapos tatapusin mo, tapos tuloy-tuloy lang,
okay lang yan. Kumaga, ano lang, kumaga, hindi mo kailangan direktahin. Hayaan mo siyang mag-mature. Hayaan mo mag-flow. Hayaan mo mag-mature yung ginagawa mo. And sa tamang oras, kapag ready na yan, malalaman mo yan. At yung mga signs na yun, sinabi ko na yun sa ibang mga video ko. Panoorin nyo na lang. Okay, so again, beta ang nagyaya ng may mangyari sa kanila. Minsan matuturn off pa ang babae dyan. Minsan sa totoo lang pagtatawanan ka talaga pa ng babae dyan pagkasama niya ibang makakilala niya. Pag naikwento niya yan, okay? Dahil nga, ang lambot ng ganun. Ang hina sa babae ng ganun. Mahuhuli at mahuhuli ng babae na hindi ka marunong sa babae kung magpapaalam ka pa dahil lang gusto mong may mangyari sa inyo. Again, mag-ingat sa mga ginagawa ninyo. Okay? Ang goal natin ay maabot ang tunay na potential. Mag-focus sa grinding purpose natin, okay? And also, sabihin natin, kasama dyan, of course, yung matutunan mo yung dating at yung female nature, yung game, okay? Yeah, pero lahat ng yan, kahit matutunan mo pa at mamaster mo yung mga yan, wala pa rin tatalo sa napaka-importanting bagay. At ito ay, of course, hindi naman sa hindi nila kayang talunin to. Pero ito kasi yung isa sa pinaka-importante sa mga bagay na dapat na matutunan mo. At ito ay walang iba, kundi safe X is the best X. Enjoy! Stay!